Nung pumasok ka dito bilang isang ahente, ang kita mo doon is average 2.5, ang kita mo is 25,000. Pero pag nag-leverage ka na, ito yung gagawin mo. Maging sales supervisor ka, your rate now becomes 3% and your potential income now grows to 75,000. Sabihin natin yung computation, i-base natin sa 1,000,000. Maging sales supervisor ka, sa mag-recruit ka ng agent. Ang pangalawa, dapat mag-hit ng group sales na 10,000,000. Yung 10 million ho, pag ikaw lang mag-isa magbenta, abutin ka ng siyam-siyam yan. Pero kung 10 tao magbibenta ng 1,000,000, kuha mo agad yung 10 million. The bigger your organization become, the better it is for you. Kasi yan lang requirement na yan ang dapat mong i-comply. Kasi after nyan, yung ika-11 million, ay mag-uumpisa na ang leverage income mo. Yung leverage income mo ay 0.5%. In peso, may leverage income ka na 5,000 for every 1 million sale. Kahit may downline ka na nag-produce ng 9 million nga benta, tapos ang sayo 1 million lang, yan, kikita ka pa rin ng 75,000. Ang next ho, ay magiging sales manager. Pag kayo ho, naging sales manager, yung rate is 3.5% na. Yung potential income ay magiging 235,000 na. Paano ba maging sales manager? Mag-recruit ng agent, wala hong ibang paraan. Pero this time, mag-develop ka ng isang sales supervisor. Sa kadami-dami ng mga downline mo, malamang meron dong isa na leader potential. Kailangan mo mag-produce ng group sales na 15 million. Yan, tingnan mo sa diagrams. Isa dyan ang i-develop mo na maging sales supervisor. Ikaw, concentrate ka dyan na mag-recruit as many as you can para mabuo mo yung 15 million group sales mo doon sa mga ahente mo. Ang leverage income mo ay magiging 1% na. Doon sa supervisor, kikita ka na rin ng 0.5 na leverage income. May 5,000 at 10,000 ka respectively doon sa mga downline mo. Dati yung leverage income mo 5,000 lang bawat isang tao. Ngayon, yung leverage income mo 10,000 na bawat isang tao na nakabenta ng 1,000,000. E paano kung nakabenta ng 2,000,000? 20,000 din. Habang papalaki ng papalaki yung organization mo, papalaki at papalaki yung kita mo. Next, pinakagusto natin kitain nyo na magiging sales consultant kayo. Yung rate natin ay magiging 4% na at yung potential income nyo ay kalahating milyon na, kaibigan. So, paano ba maging sales consultant? Recruit lang ng bagong agent. May ma-raise up ka dyan na isang sales supervisor at isang manager. Mag-create ng 20 million group sales. So, mas madaling maintindihan yan sa diagram na to. Ang 20 million, i-produce mo lang doon sa mga agent. Magkano na yung leverage income mo dito pag ikaw naging sales consultant? Ayan, 1.5% na. So, ibig sabihin, while you are in that position, lumalaki at tumataas yung leverage income mo. So, doon sa mga bagong agent, yung leverage income mo ay nasa 15,000 na. Habang may bagong ahente ka na pinapasok dito sa kumpanya, ang leverage income mo ay 15,000 pesos bawat 1,000,000. Pag nandyan ka na sa posisyon na consultant, ay huwag kang tamad-tamad na mag-recruit kasi ang laki ng kikitain mo pag yan ang nakabenta ng mga tao mo. Huwag niyong sayangin ang napakagandang opportunity na to.